pagkalagpas ko rito, hindi na ako magbibideo kasi alam nyo naman, ilang beses na rin tayong na ano dyan, kaya ayoko na rin dagdagan pa yung mga kaso ko sa border. Tapos nag-travel na ako papunta rito. Kaninang ano, unang attempt ko na pag ano, pagpasok doon sa ano, pag-cross ng border, sabihin ako ng US border officer, umikot ka pabalik ng Canada. Alright you guys, good morning. Bago ang lahat, gusto kong batiin tayo ng Happy New Year at belated Merry Christmas. Guys, mukhang matiting kaya tayo ng mahaba-haba ngayon dito sa border. Nandito tayo ngayon sa ano, sa Pimbina Emerson border. Papunta tayo ng Oak Creek, Wisconsin. Magde-deliver tayo doon. Binigyan tayo ng ano, binigyan tayo ng madali ang biyahe ng dispatch natin. Ang petsa ngayon is 2026. Supposed to be 27 bukas delivery ko sa Oak Creek. Aarting ako doon. And then merong reload pabalik ng Winnipeg. Bago mag New Year, bago mag 31, dapat nasa ano na ako, nasa Winnipeg na ako. 'Yun ang usapan at promise ng dispatch ko sa akin, kasi humingi nga ako ng ano ng malapitang biyahe, kahit city driving nga papatulan ko, sabi ko kung mayroon lang sila. Kasi nag-request ako ng day off ko ng ano, ng Christmas at saka New Year. Siyempre, family time guys, no? Gusto rin naman natin makasama ang pamilya natin. Yun guys, paso nga lang ang problema, maaga akong umalis dun sa bahay, mga 4:30 ng madaling araw, madilim pa talaga, tapos nag-travel na ako papunta rito. Kaninang ano, unang attempt ko na pag ano, pagpasok doon sa ano, pag-cross ng border, sabihin ako ng US border officer na may bad news. Nagulat nga ako eh. Ayaw, ano, kung anong bad news yun eh. Yung pala, yung I-29, yung karsada mismo mula dyan sa ano, Pargo, mula Pargo papunta rito, is freezing rain at saka snow at saka marami daw aksidente. Kala ko ano lang, kasi alam nyo naman guys, nagbablog ako, madalas kaya talaga nila kung pahintuin dito sa Emerson na to eh, para inspeksyonin kung mayroon akong mayroon akong camera kung saan dito sa truck ko, at tinitignan nila yung aking ano, tinitignan nila yung aking YouTube channel kung mayroon pa akong ipinopost na at binibideo yung about sa border, yung mga mukha ng mga border officer, kasi pinagbawal nga nila yon, talagang bawal naman eh. Sabi ko, hindi na po sir, sa tuwing ganun lang nangyayari, sinasabi ko sa hindi na po ako nagkakandak ng video vlog ko dito sa border. Yung mga previous video vlog ko noon, dinilate ko na, sabi ko sa kanila. Kaya wala na silang makakita, wala rin na rin kayo makakita ang mga video ko tungkol sa pagtawid ko sa mga border, kasi ayaw nila. But anyway guys, yun nga ang nangyari. Hindi pa nila ako chinicheck. Kumbaga sa ano, itong ano ko, andito pa sa akin yung aking ace manifest. Minsan kasi nito pagka ano, kinukuha nila eh. Minsan naman hindi. Kaya pagkatatawid ko nito, bibigay mo ito sa kanila. Yan yung ace manifest. Nandito lang yung details pati passport. Pinabalik lang. Ayan. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin dito mga idol.
base sa update, no? Update ng ano, kasi kagahapon chinik ko yung chinik ko sa website ng North Dakota. Yan, kung nakikita natin yung kulay pula na yan, yan sinasabi niya, kapag kaganyan close mula Pimbina, which is Emerson, yan sa border na yan, nandito sa border na yan, hanggang sa may park, Grand Forks, Sarato, mga 2 hours drive, or isang kalating drive mura Pimbina hanggang Grand Fork, yan Sarado yung website niya. Kung yung kulay pula na yan, travel.dot.dot.nd.government, yan yung North Dakota Transportation. Kung makikita natin sa taas, ayan, North Dakota Government, ayan. Meron nakapark, nakasama ko rito, tabi ko rito, pero ang malupit guys, ang haba ng nakapark doon sa highway, mula doon malamang ewan ko hanggang Morris yan. Babay natin, pasilip ko sa inyo yung sitwasyon ng ano, ng haba ng pila dyan sa ano, sa ano na yan. Malamang doon sa may ano na yon, mahaba rin ang pila roon. Yun. Oh, makikita natin guys, ayan mga nakapila dyan sa may main highway, highway 75. Wala doon. Wala doon, yun yung border na yun. All the way doon. Ayun o, haba ng pila. Kung nakikita natin dyan, di ko alam kung hanggang saan yan. Yung papunta lang naman doon sa ano, ang mahabang pila, pero dito sa kabila wala, kasi sigurado hinarang yung mga iba doon sa may Pargo o Grand Fork. Oh, malamig. Maraming nakapark din dito. Balik tayo sa loob ng truck. Mag-idle tayo kasi palubat na naman yung truck ko. Gawa nga ng hindi pa ako nakakatakbo ng mga ano eh, mga ilang oras eh. Kumpaga mula doon sa yard hanggang hanggang dito, nasa ano pa ang nasa ano lang ang tinakbo ko, mga kulang 2 oras lang. Eh kanina pagdating ko dito sa ano na to, madilim pa. Itinulog ko. Morning, sir. What's with this lousy weather? Yeah, weather is so bad. Yeah. Itinulog ko kaganina. Nagigising ko lang ulit ngayon. Eh, nung oras na, mag-alas 11 na. Mukhang malabo yata ngayon. Mukhang aabutin pa yata kami hanggang bukas dito, guys. Kasi itong weather na to, kung kailan matatapos. Ayan, pagkatapos nito eh. Ewan ko anong mangyayari sa atin dito. Kung hanggang kailan nito. Pero teski pa paano, dito tayo sa magandang parkingan. Basta doon, sa may highway mismo. Anyway mga kaibigan, update tayo maya maya. Antayin ko lang kung anong ano dito. Tapos mag-update yung website. Kanina, minessage ko na rin yung ano, nag-message na rin ako sa aking dispatch sa ELD, sa aming satellite. Sinabi ko nga close ito. Ayan. I-message ko nila. I-29 is close as border direct all vehicles to return to Canada. Lots of vehicles accident, freezing rain and road is slippery, waiting for updated website. Ayan. Tapos lagi kong tinitignan din sa website ng ano, ng ito wala pa rin itong ano ng
ano ng North Dakota. Ngayon guys, wala pa rin hanggang ngayon. Hindi ko alam kung hanggang kailan tayo rito. Sigurado yan, 10 ka tayo rito. Umuti pa tayo siguro hanggang bukas. Wala na, delay na ako sa aking delivery. A few moments later. Alright you guys, good afternoon. Ayan, lumapit ako dito sa tabi ng isang truck dito. Nag-uusap-usap kami. Ano siya? East Indian. Ayan guys, just to be update lang. Ayan, sarado pa rin. Kung nakita niyo yung pula na yan, sarado pa rin sila. Ayan. At may message dito. Oh, ngayon, ang I-94, ayan oh. Ano ko. Ang I-94 close Jamestown to Steele. Sinarado na rin nila yung ano, yung Interstate 94 from Jamestown to Steele. Westbound lane due to icy road. Motorists are not allowed to travel on a closed road due to life-threatening condition. O, mukhang delikado nga dyan. Sabi nga dito, life-threatening condition eh. Delikado yan. Motorists who drive past a road closure device may be fined up to $250. Yan. Yan guys. Magmumulta pa tayo kapag sarado, sinarado nila, papasukin natin. At sabi dito, sa pangalawang message, I-29, which is yung dadaanan natin, Interstate 29, papunta doon sa Wisconsin, I-29 close Canada to Grand Forks. The North Dakota Department of Transportation and the North Dakota Highway Patrol have closed I-29 from Grand Forks to Canada due to blowing snow causing very icy road. Motorists are not allowed to travel on a closed road due to life-threatening condition. Motorists who drive past road closure device will be fined up to $250. Yun guys. Antay na naman tayo rito. Antay tayo. Anong oras na? 12:30 na. Kanina pa akong alas 3 dito. But anyway, wala tayong magagawa kung sinarado nila. Update ulit mamaya sa website. I-check ko ulit. A few inches later. Alright you guys. Nagbabalik tayo. Anong oras na? Launa na ng hapon. Opening now. Nag-text yung dispatch ko sa si Daryl, Boss Daryl, sabi niya bukas na daw. Yes! Ayan, kung nakikita natin, sa website nila, ayan, wala na yung pula rito sa gilid kasi ito yung I-29 nadadaanan na, pero meron pang closure ng konti rito, ewan ko kung saan banda yan, pero sabi niya, opening na daw, kaya magmumove na nga rin ako doon. Para sa ganun, hindi ako pipila ng napakahaba na ito. Sobrang haba nito eh. Open! Open now! Yes! Tama eh, tatanong sa atin. It's open now! Yeah, it's gonna be open. Yeah, go! Dami rin nag-aantay kasi dito guys eh, na mga kasama natin mga driver. One way to, di tayo pwede rito. Haba niyan ha, andun kung hanggang saan niyan.
dito na tayo. Dandanan silang nagbubukas eh. Grabe guys, ang haba eh. Hindi ko alam kung hanggang saan ang ano na to. Kung hanggang sa Mores yung truck na yan na nakapila. Mag-u-turn tayo dito. Hanggang doon, hindi naman pala umabot sa Mores, hanggang doon lang, kita na, tanaw na yung dulo ng mga truck eh, nandun mga isa o dalawang kilometro lang ang pila. Sa haba ng pila na yan, abutin ka pa talaga ng mga ilang oras din bago makarating mismo doon sa border, sa inspection, sa may kanilang boot. Mga sasakyan ng mga to, mga pickup na to, nagyo-U-turn lang dito eh. Kasi bukas na eh, baka nakatambay lang to mga to sa duty free. Okay, mga truck na nandoon na nakatambay din sa may magsisimula na rin silang pupunta sa pila. Pumila tayo. Sana ang ginawa ko kanina, tumutok na lang sa anak ko doon kaganina sa para ako mauuna. Guys, ayan. Nakita ko sa website. Ito nga.
totally bukas na. Nakita nyo kanina, kulay pula yung ano, yung karsada dito sa North Dakota ngayon, ano na, bukas na wala ng kulay pula, orange na, open na yan, yung mga guhit na yun sa gilid. Ano naman, sana maabot pa tayo sa dideliveran natin on time bukas. Sigurado na naman ito, magka-drive na naman ako ng gabi. Ay, mabang pela, ang haba ng pila na ito, guys. Nabutid pa rin tayo ng mga isa't kalating oras dito mula doon bago tayo makarating doon sa mismong boot nila, which is mga isang kilometro, sabihin mo na lang. Ayan, nakakita natin doon ang haba ng pila na dyan sa likuran natin. Ayan. Alright guys, ayan na, US Custom. Tara pa tayo mga kalahating kilometro mula doon. Abutin pa rin tayo dyan ng mga isang oras kung ganito lang kabagal yung pila. Siyempre mahaba-haba yun eh. Mahaba-haba yung pila eh. Sana hindi masyadong matindi na dyan sa dadaanan natin dyan na kahit 29. At least kahit papalo guys, maliwanag pa, makikita pa natin yung daan para makapag ano tayo, makapagdaan-daan tayo. Alright guys, ayan, isang dipa na lang tayo kung tutuusin. Malapit-lapit na tayo sa boat. Ayan, update ko na lang kayo ulit mamaya guys. Pagkalagpas ko rito, hindi na ako magbibideo kasi alam nyo naman, ilang beses na rin tayong na ano dyan, kaya ayoko na rin dagdagan pa yung mga kaso ko sa border. Ayan, ayun na yung boat. Alright guys, ayan, pinalusot na nila tayo. Ito na yung ACE ko, passport. Bigyan na rin na nila ako ng ticket para shoot ko doon sa ano, roll doon sa ano doon, gate doon. Tignan nga natin kung ano nga ang sitwasyon dyan sa ano na yan, sa I-29 na yan, hanggang Pargo, kung gaano katindi ang ano dyan, ang snowan ngayon. Kaya guys, samahan nyo ako. Tara, tabi ko lang itong aking passport dito para hindi mawala, kasi pinaka-importante lahat itong passport eh. Pinaka-importante lahat sa lahat-lahat guys, yung passport natin kung magta-travel tayo, kahit saang lugar yan o kahit saang bansa yan. Kung magta-travel tayo, yung passport ang number one. Ano bang nangyari dito? Nagkabuhol-buhol na guys. Kabuhol-buhol na sila dyan. Masyado namang dikitan itong ano to. Baka mamaya masabitan pa niya itong aking side mirror. Kabuhol-buhol. Okay, pagkatapos nito, tayo naman. Guys, adin na tayo sa ano, ito wala naman. Hindi na siya maano, hindi na siya itong spalto, hindi na siya totaling ano, may snow. Tapos na. Mahaba-haba na rin yung tinakbo ko, parang wala naman akong nakikita. Ayan. Maganda naman ang ano, maganda naman ang weather na, medyo nag-aambon-ambon lang. Ewan ko lang dun sa banda ron pa, pero sa palagay ko, ang sinasabi nila, North Dakota lang itong I-29 hanggang Pargo or Grand Forks,
eh, ang Grand Forks, malapit na ako. Mga isang oras drive na, doon na lang ako eh. Kaso, parang okay naman siya. Ayan. But anyway, mga kaibigan, no? Ayan. Update na lang tayo sa susunod na video vlog natin. Mag-focus lang ako sa pagka-drive ngayon para sa ganun eh, makarating ako at hindi ako masyadong matagalan sa delivery appointment ko bukas. Pero I'm sure, malilit na ako yan kasi hindi ako aabot. Kailangan ko pa mag-take ng 10 hours of duty rito sa US para mag-reset yung driving hours ko. Guys, once again, no? Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Ingat kayo lagi. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video vlog natin. It's Lakay Trucker here saying bye-bye for now. Peace up, guys. Thank you. Lakay Pinoy Trucker.